worries. Bakit tayo magwo-worry? Eh sabi ng Panginoon sa command niya tsaka sa promises niya. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Eh, ano ba naman yan? Pati ba naman yung bukas? Lalakanin mo muna yung ngayon. Diba? Today's trouble is enough for today. Ngayon is ngayon lang. Huwag mong intindihin yung bukas. Bukas ka na ulit mag-worry. Pero hindi ka kailangan mag-worry kapag kasama mo si Lord. Ayan yung pangako niya o panghawakan natin, Matthew 6:34. Amen? Sabi pa sa 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sabi nga ni Lord, ibigay mo na sa akin lahat ng burden mo, anak. Ako ang bahala sa'yo. Ang problema, hindi natin binibigay kay Lord eh. Hindi natin isinosurrender. Surrender natin kay Lord kasi siya na mismo ang humingi. Diba? Hiningi niya na eh. Ayaw mo pang ibigay. Surrender mo. Diba? May pangako siya eh. Diba? So parang, hello? Anak, ako na nga eh, ang humihingi. Kaya ko yan, bigay mo sa akin. Ang problema, hindi tayo tumatawag kay Lord eh. Hindi natin pinagpipray kay Lord. Knock, knock, who's there? Ayan. Diba? Sabi sa Psalms 55:22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Diba? Pag righteous ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero paano ka magiging righteous? Sumunod ka muna kay Lord. Submit kay Lord. Diba? Kasi kung hindi ka magsasubmit kay Lord, paano ka magiging righteous? Mamove ka talaga. Kasi sabi niya, oh, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Diba? Maging righteous tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Amen?